Para mas mahigpit talaga yung pagkakatali. Itong lulo nito, kukuha ka ng ganito kahaba, tapos bloktutin mo lang ng ganon. Ayan. Tapos ito na yung lulo niya, ito. Tapos itapat mo dyan. Ayan, tapos itapat mo dito. Kabisyo o sa ating mga katiksay, mga ka-hunter, isang magandang gabi po sa ating lahat. So, maraming salamat po sa mga nanood po sa mga previous videos po na ipinablog natin. Maraming salamat po sa inyo. So, sa mga bago rin po na mga nakapanood ng video natin, I hope na i-subscribe niyo rin, i-share niyo rin at saka i-like niyo rin yung ating channel. So, welcome po sa ating channel. Sa gabing ito, meron tayong pag-uusapan. Pag-uusapan po natin, no, ituturo po natin kung paano po i-tatali yung fishing line natin at saka itong o yung braid line natin. So, marami po kasing mga nagtatanong kung paano daw po itatali. Kasi yung sa kanila po, madalas nakakawala yung isda dahil natatanggal yung tali nila. So, may mga paraan, maraming paraan po kung paano natin po itatali ng mahigpit at safety po para sa para hindi po makatakas yung makawala yung mga isda. So, ipapakita natin ngayon yung mga gagamitin natin. So, itong braid line lang po, itong fishing line, at saka itong tiksay o fish dart natin. At saka, kailangan din po natin ng ganito, ng kutsilyo. Kasi, sa sobrang tibay nitong ating fishing line, hindi natin to pwedeng putulin lang ng pamagitan ng ngipin o ganun eh, hindi natin kaya itong putulin, kaya kailangan natin itong mahiwagang kutsilyo na ito. Okay, so sa mga sa mga bago lang po sa ating channel, pakisubscribe din po at sa paki-share at like ka rin po sa ating channel para po ma-notify kayo palagi po sa ating pong mga bagong videos. So, pasensya na po sa mga nag-aabang po kung sa ating mga bagong video kasi medyo natagal-tagalan din po bago tayo magkagawa ng video, gawa ng napakalaking dumapo talaga. na pandemya sa ating bansa. So, hindi tayo makalabas, hindi tayo makagala. So, nasa bahay lang po tayo palagi. Tapos, abala tayo sa hanap buhay. Kaya nga, gabi tayo nakapag-vlog kasi busy tayo sa umaga, sa araw. So, sa mga kaibigan natin na nagtatanong, ito na po yung sagot sa mga katanungan nyo po kung paano natin itatali. Okay, so before nga po pala natin simulan yung video natin, shout out po muna kay Jax Panduma, mga kaibigan natin dito, Ariel Alba, at sa mga ka-hunter ko dito sa Valencia, kay Yetbo, bagong kaibigan, bagong subscriber po, at saka kay John Valientes, kaibigan ko, mga katropa ko po, mga sina Ray Castro, RB Ibanez, at saka Jake Gaboy,
mga katropa ko po dito sa ano sa tsaka yung bagong kaibigan ko po na ano nasa bagong taas pa rin siya po si Prince po. Na pasensya na kalimutan ko po yung ano mo, yung family name. At saka dito po kay ano kay Tick Nicholas. Ano, magandang gabi po sir. Shout out sa iyo. Salamat po sa pagko-comment at pag-subscribe po. Kay ano KH3N Flare TV. Magandang gabi po sa iyo, sir. So, Katiksay Jojo Padilla. Shout out po sa iyo, sir. More power po. At saka lalong-lalo na po dito sa ating si Mids TV. Isa po Mids Ju TV. Shout out po sa iyo, Idol. So isa rin po ako sa mga sumusunod po sa iyong ano, sa iyong mga vlog po, yung mga videos mo po. Nandun po ako. So I hope po na sub to sub lang po tayo. Bali, dalaw-dalaw lang po pag may time. So ganun. Katiksay Jojo Padilla, salamat po, sir. Richard Campilan. So magandang gabi sa iyo, shout out po sa iyo, Kuya Richard. So ito, maraming salamat sa inyo mga pag-subscribe po sa at panonood po sa ating video. So ito na pa sisimulan na natin yung video na. So headhunting, bali ano ko rin ito, kababayan ano. So shout out ko si Bird Hunting sir, magandang gabi sa iyo. At saka kay ano kay Julito Mahinay, shout out ko rin po. At saka itong si ano Hanwaren Diniega, shout out sa iyo sir, thank you po sa panonood. At saka ito si Emerito Olekino, magandang gabi sir, magandang gabi po sa inyo aking panonood. Erlwin Flores, magandang gabi po, shout out po sa iyo. Francel Finis. So Gareth Trans Labis, Aris Gareth Riz Labis pala. So thank you po sa panonood po. So taga Valencia Racobay, Valencia Bukidnon. Okay, so ang barangay is Barangay Kapunan. Okay, so kay Lostre Jolie, shout out sa iyo. Breaker TV, shout out sa imo, na shout out na gyud, so nag request siya nga pa shout out po. Naadaw ko nung siya sa Rian, so nasa Rian itong si kaibigan nating Breaker TV, so shout out sa kaibigan. Jolito Palermo, thank you po sir sa imong pagtan-aw sa tuang video ug sa pag-subscribe po. Hinaut nga i-share na lang po na i-share o i-like na lang po nimo ang atong i-press na lang po ang notification bell para mga notify ta permi sa tuang videos, mga incoming videos. So Jackster may gabi sa mga Jackster Dexter Dexter Indonesia. So good evening. Salamat kayo sa inyo ang pagtanaw o pagsubaybay niyo sa ito ang mga video. So, kato lang lang, salamat. Okay, so una, kunin natin itong ano, yung tali natin or itong fishing line natin. Tapos, para mas mahigpit talaga yung pagkakatali, itong lulo nito, kukuha ka ng ganito kahaba, tapos, bluktutin mo lang ng ganon. Ayan. Tapos ito na yung lulo niya ito. Tapos ganito mo siya i-tabit. Dapat yung itong nakabaluktot na to, dapat ganun yung ano niya, nakaganon siya. Tapos itapat mo dyan.
Yan, tapos itapat mo dito. Sa may bandang may plastic nito. Itapat mo sa dyan. Tapos hawakan mo dito. Yan. Hawakan mo siya dito. Ano ganun-ganun. Ng yung thumb or ng hinlalaki. Ganun. Tapos hanapin mo yung isang dulo. Ito. Ang dulo na to, ipulukot mo ng ganun. Ganun. Papunta dun sa may bandang matulis na ito, papunta dito sa may bandang matulis na dulo. Yan. Ganun ka lang ng ganun. Kahit mga tatlo or apat na ikot. So, bali, dalawa na, nakadalawa na tayo. Dalawa, tatlo, ito, apat. Yan. Okay na siya. Tapos, kunin mo itong naka, ano, ito. Kunin mo siya. Tapos, ang dulo naman, ay ipasok mo itong dulo na to. Ito, ipasok mo siya. Ang ganon. Tapos, ganito. Yan. Nakapasok na siya. Tapos, hilain mo. Hilain mo itong dulo. Tapos, hilain mo na naman dito para, yan, humigpit siya. Ganon. So, ito yung isa sa mga paraan kung paano natin itinatali yung ano, yung tiksay natin. Yan. O, diba? So, kahit ano, ganun lang, kahit anong, ano mo dyan, di na talaga matatanggal yan. Kahit gano'ng kalaki yung isda na tatamaan mo. Basta tumagos lang itong tiksay natin, di na talaga ito matatanggal. Yan, napakatibay na po. Yan, mga kaibigan at mga katiksay natin, yung mga alik sa paghahunting dyan. Kasi talagang tiksay lang tiksay tayo ngayon kasi medyo may, ano, di tayo makapang hunt ng ibon. Kasi medyo bawal eh. No, so, dyan muna tayo. Yung gawin natin libangan yung, ano, yung paghahunting natin ng isda. So, paniniksay na lang muna yung ano natin yan, yung pagkakaabalahan natin. May mga oras tayo. Tayong mga air gunners. So, yun yung gagawin natin. Tapos itong dulo na to, itong dulo niya, dapat putulin natin. Kaya natin magagamit itong mahiwagang kutsilyo na to. Yan. Mahiwaga talaga. Ayun o. Yan, putol na. So, ito na. Wala na siya. Yan. So, ganun lang. Kasimple. So, kung gusto nyong makita talaga, ulitin nyo lang ulit yung video natin. Kung paano natin yun ikinabit, kano natin itinapat yung ano, yung binaluktot natin dulo, tapos ipulupot lang yung dalawa, tatlo, or apat na pulupot para sigurado. Ngayon, kung yun naman kayo kontento sa ganito lang, pero talaga matibay na ito. Pwede nyo pang ilak ng isang beses. Gawa lang kayo ng ano, bilog na ganon. Ganyan, tapos itong nahugis bilog niya, ipasok mo dun sa may, ano, may plastic. Tapos, yan, hilain mo lang ng ganon. Yan, nakalak pa siya. So, matibay, mas tumibay pa siya. Gawin mo ito ng mga dalawang beses. Para mas matibay pa talaga. Para sure na sure, hindi makakawala. Kasi itong ginamit kong medyo malaki siya. Kasi dun sa isang site ko kasi, sa umaga, sa madaling, sa umaga talaga, malalaki yung, ano, yung lutang na tilapia. Kaya, tapos maraming mga ugat dun sa, ano, ugat ng kahoy. Kaya kailangan ko ng medyo makapal na, ano, na brand line or ng fishing line para di makatakas, di makawala yung isda. Yan. So, ngayon, pagkatapos na ito, ituturo ko na naman sa inyo yung isang paraan kung paano itali ito. May isang madaling paraan din kung paano itali. Pares din na naman sila. So, ngayon, puputulin natin to. Nang ganon, gagamitin na naman natin itong ating mahiwagang kutsilyo. Yan. Dahan-dahan lang ha, para di tayo masugatan. Lalo na pag medyo matulis talaga yung ano natin.
yung Godzilla. Use your kokote! Kasi pag naghahan tayo, magdala talaga tayo ng Godzilla. Huwag lang yung mamahaba, yung maikli lang. Tapos, kung wala kayong Godzilla na pwede nyo dalhin, magdala kayo ng nail cutter, ganun. Para pang putol natin dito. Sa mga bago, para sa mga bago, ano, na mga hunter, your katiksay natin, na mga bago pa lang, sisimula pa lang, yun. Kailangan nyo magdala talaga ng matulis na bagay para ang purpose natin is pang puto lang talaga ng nito. Kasi, pag ano, kung lalagyan lang ng ano, malimbawa, nakalimutan nyo magdala ng lalagyan ng ano, huli, hindi pwede kayong kumuha ng ano, sanga ng kahoy o ng kahit na ano, kahit sanga ng kawayan. Yun. Pwede natin ituhog yung ano ng yung isda doon. Tapos, ito na naman tayo sa isang paraan po ng pagtatali. So, ito na naman gagamitin ko, ano? Pares lang naman sila. Pares lang naman sila, ano? Na, tiksay. Pares lang naman sila. Kaso, itong isa, meron siyang ano dito sa may bandang dulo. Ito, ano to? Doon sa nakaraang video ko, itinuro ko kung ano ito. Yung ginagamit ko dito. Medyo yung isa, medyo nasira na nga ako dahil sa mahabang panahon na yung pagsiservice yun. Maraming isda na rin nahuli na ito. So, itatali natin ngayon. So, ang ituturo ko sa inyo, yung kung paano ko inilock yung kanina dun sa isa, yun yung gagawin natin dito. So, bali, ganito, hawakan nyo na lang yung lolo. Ganon. Tapos, gawa ulit kayo ng isang bilog. Ganon pa ganon. Yan. Kita nyo yung sign na ito? Diba yung sign na ito ay yung ginagamit ni, ano, ni President Noynoy dati. Ito yung sign. Tapos, pag mayroon na kayong ganito, hawakan nyo, tapos gawa kayo ulit ng isa. Ganon. Yan. Tapos, gawa pa kayo ulit ng isa para tatlo. Yan. Ano nyo lang. Itapat nyo lang. Yan. Dapat magkakatabi lang sila sa tatlo. So, maging ganito yung itsura niya. Tapos, ipasok mo lang yung dulo ng ano, yung sa bandang may puwitan, sa may plastic. Ganon. Tapos, hawakan nyo ulit yung ano, yung dulo ng bread line nyo o ng fishing line nyo. Hawakan yung ganon. Tapos, silain nyo na naman. Ganito, para humigpit siya. Ihilain natin. Yan. O, diba? So, wala. Nakalock na siya. Oh. Lock na siya. Diba? Tatlo yun. Dagdagan nyo ng isa. Para apat. Para talagang mas matibay siya. Yan. Yun. So, matibay na. Diba? So, kahit anong hatak ng ano ng isda o yung lumalaban talaga yung isda lalo na pag malaki. Hindi siya makakawala talaga yun. Yan. So, ganun pa rin. Puputulin niyo pa rin yung ano, yung dulo nito. Putulin pa rin para walang sabit talaga sa ano paglabas ng bala dun sa barrel. So, ganun lang. Salamat sa inyo mga katiksay. I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo na may nalalaman kayo, may kunti kayong ano, nadagdagan yung kaalaman nyo kung paano natin gamitin itong ating hobby or yung kinahiligan natin o sabihin na natin na ito na talaga yung ano natin, di ba? Yung libangan natin. So, I hope na ano, nagustuhan nyo. Maraming salamat at mag-ingat kayong lahat dahil sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa talaga na medyo meron tayong malaking problema na hinaharap. Ano. So, kaya God bless ating lahat at more power po sa lahat. So, sa lahat po ng mga manonood, God bless po sa ating lahat. Bye-bye.
Thank you.